Nandito pa rin tayo sa distrito! Pakinig naman ang ingay nyo! Yeah! Dito tayo ngayon sa distrito, parinig naman ang ingay nyo. Yeah! Nandito tayo ngayon sa distrito, parinig naman ang ingay nyo. Yeah! Yo, laban! Napaparating mula Bicol pa at isang mula taga Gumakaesol. Ay, Pitogo pa rin. Pakilala ka pare. Ako si Bill. Nagaling Pitogo. Shoutout kay Nico, kay RJ. Yun lang. Yeah. Apa naman yung shoutout niyan? Steven Lara, B-Struck, shoutout kay Kuya Aral, kay Link, sa mama ko, tapos sa, ano, sa, yan, sa pamilya ko, yan. Shoutout sa inyo, sa inyo lahat, tapos Alpilor, Senior Memorial College, yun. Shoutout sa inyo lahat. Yes, sir. Battle. Battle lang. Tails. Game. Straight na ako, makinig kayo. Nag-toin cost tayo. Nanalo sa toin ko si Bill. Pinili niya mauna si Steven. Round 1, Steven. Makinig kayo, okay? Yeah. Ito sana yung kalaban ko noong nakaraan niyang battle. Yung buhay niya ito sa akin nakasalalay na. Oo, pero pinakancel muna sa akin ni Tito. At nag-guess ko naman yung pakay niya. Kailangan mo daw kasi muna ng practice, kaya kay Makata ay inalay ka. Oo, binigay ka muna kay Makata para lang makatay ka. Oo, planado yan lahat. Ako'y wala diyang kasalanan. Na huwag munang siputin tong bill, bakit ko to pagbabayaran? Kasalanan ko ba yun? Bis pupugutan ka sa sariling bayan. Kasi alam mo naman na pag-usapang bill, alam mo may mapuputulan kapag hindi nagbayad. Bakit ako matatakot sa'yo? Tangapapalag ako, kahit wala akong mapapala. Akala mo siguro di mo na ako makakalaban, at least doble yung sakit na madadama. At kung makata ka sa akin, tanga di ako natatawa. At ang makata ka sa akin, tanga di mo yun magagawa. Kaya hindi na makakatakbo itong bihag nyo. Kundi mo lang alam, ikay makukulong sa bars. Kung si Bill ang go, mabibilang ka na lang. O bilang go, alis! Bihag nyo, bilanggo, alis, go, alis, sige! Kaya hindi na aangat o palpak mga patama at hindi na pakatatatalab ang mga bara. Kampiyon, pero hindi pa sapat, malalaglag ka pa sa bata. Nagkampiyon at lahat tinatapat pa kay Makata! Kaya huwag mong niyayabangan yung pinakang malakas. Pansin mo, bigla kang bumaba sa poster nung di na ako ang katapat. Mas ako'y di magpipigil, yung gagawin ko marahas. Habang ako'y parang nabibigti, kalaban inihila ko pataas. O sinadya ko na maghang, para lang inyong isipin. Kasi ganyan pag nakabigti, ang dapat dyan ay binibitin. Ibubuhusan lahat at di ako magpipigil. Inihila ko pataas mga hindi makahigit. Alam ni Sid, na may sinulat ako nung round 1, di lang yan umiimik. At sasabihin niya ni Sid kung mayroon siyang makikinig. Pagbabanggit siya ng last battle, pagiging agresibo, kunwari may panggulat to, o di kaya tagabundok. Pagiging bata, ilabas mo sa akin yung pagiging magulang mo, o di kaya tryouts ko sa motos, mga pangyayari sa akin bago mag-August. Ababasta ko na yung nasa utak mo. At kung may babanggitin ka ni isa dyan, ibig sabihin lang nun dinagdagan mo lang yung sulat mo. Hindi ka ubra sa akin, Bill. Kahit advance pa iyong sulat, walang bill sa akin ang mataba. Sa akin ay utak. Oo, bilang ang kalaban, hindi yan nauuna. Oo, may bilang ang kalaban at tsak na pagbabayaran mo at magugutom ka. Oo, bilang ang kalaban, pero di yan sa akin nuubra. Oo, may bilang ang kalaban, pagkat sa akin tumumba. Ayo! Dalawang buwan siyang naganda. At ngayon, may babaan niya na sa akin yung mga linya ng hinimay o ibinigay sa yung mahaba na palugit. Pero di magpapalugit ang binigay. Ngayon rounds mo na. Mag-invento ka na ng mga personal na jokes at gamit yung
sa pangit ng mukha mo kami dalhin. O di kaya mag-bars lang nakataglish, mga pilit na wordplay, gamit yung mukha mong malagim. Mga walang connect na rebat, mga pan-distract na react, at magkunwari kang magaling, at ipatunayan mo sa mga taong nagkampiyon ka na yun lang yung kaya mong gawin. Ngayong round sa reveal! Pakinggan nyo, and 1, 2, 3, go! Oh. Yo! Ang dami niyang dinideny kung ba't siya umatras. Hindi niya kasi matanggap yung katotohanan na hubad. Bakit ang dami mong reason? Yan ang reason ng duwag. Tingnan mo! Matangkad siya kaysa sa akin. Itong Steven Unicorn. Dumayo siya galing Bicol, naka-PE uniform. Steven Lara. May anghang daw sa pangalan, kaya si Bill magagapi. Pwes, mas agresibo na si Bill, kaya mas titindi gabi. Oo, hindi na ako kalmado, kaya yung chili tatabi. Maanghang na salita, ganyan daw sa Bicol ang sermon. Pero baka nakakalimutan mo ang ama ng wika ay Quezon. Kung Steven di po magtigil mag-rap, malimit ang hirit panggap. Sa kamarini, sariling lugar, iniit, tsapwera, hindi siya tanggap. E paano kang libre pang wak, ang sasapitin kay Bill masaklap. May silig sininit sa ngalan, hindi niya inisip ang stock. Sa Quezon bagsak, presyo kaya yung sili tambak. Sa rap game ng Quezon, ako ang meta. Ako ang best man. Kaya kung may current dito, nasa akin yung werpa. Kaya nga ako ang Bill. Pero hindi yung pera. Ako ay bilang kuryente, electrifying ang letra. O masyado na ba akong mahangin? Pero yung sinasabi ko, akin niyang tinutupad. Hindi mo kagaya. Puro lang yabang at sangalan, may sili ang binubuhat. Sa hina mo mag-rap, you got no respect from me, pilitin mang magpakadope. Kaya nga kung di mo nakuha ang Bill, mananatili kang broke. Inatrasan mo ako pagkat duwag kong si Boy. Inatrasan mo yung Bill, malalagutan ka tuloy. Kung magaling ka talaga, di mo kailangan ng extra month. Para makapaghanda, mandadaya, sobrang wex naman. Alam niya kasi yung kalibre ni Bill at na-sense niya yan, na-tense, naging hesitant. At ngayong ready na magre-rebatong irrelevant. Magde-deny, nagka-problem daw ni re-reply. Yung pala, nag-iisip siya every night ng heavy lines. But never mind, itong mandaraya, magre-retire. O mahaba ba yung setup to end his life? Ikaw nga, mahaba yung preparation, dapat sa'yo, dinidisqualify. Magaling daw mag-deliver, mga banat nag-sink in. Aggressive masyado, kahit pangit yung thinking. Di niya alam na ang aggression ay animal instinct. May dala daw na pasabog, tumbay na bay. Pwes kain lang yung Lara, walang silbi, yung dynamite. Oo, dynamite, siling binalot sa rapper. Ganyan ang inabot, pero tong sili na rapper sa akin binalot ng takot. Buong round 1, ginamit ko yung sili. Tsak mas gaganahan ka, tila may ibubuga. Kaya paanong di aanghang yung sili ngayon, dinurog ko na. Tignan nyo naman! Yung banat nito talagang ganap na ganap siya. Di pa niya rounds yung ilong nito, tignan nyo. Banat na! Bumabanat, gago. Gigil na gigil. Talagang nanginginig siya. Oh, Sed, di ba narinig mo yung... na pinasa ko sa yung round ko, ano, merong nakinig ka? Bago ko magsimula, pansinin nyo muna mga gago. Parang sobrang laki ng ilong nito sa hugis ng pagmumukha mo. Kasya bola ng bilyard. Yung bilog ay sakto. Ikaw yung bil sa bilyaran. Yung ilong mo, sargo! Alam nyo ba kung bakit ganyan yung ilong niya, mga repa? Nung ginagawa siya ng Diyos, mali yung nadampot niya na pyesa. Sa Cebu Patamos dapat yan eh. Sa Cebu Patamos dapat yan eh, di ba? Kasi tignan nyo naman! Parang Pokemon na kayang mag-evolve. O di kaya Alcansya, kaya niya rin dyan mag-ipon. Kasya bola ng bilyard, huwag ka sanang mapikon. O diba, sobrang galing ko nagka-rounds ka sa ilong. Kasalanan to ni Apo. Tinatapat panay tanga. O ano, Bill, sabay pa ba? O kita mo, pantay paa. O may bola ka sa ilong, kasi nga patay ka na.
Hindi niya inaasahan na aking mga bara. Sa ilong ay tinamaan, sa ilong yung tama. Sa ilong ay iniwanan ng nakabara. At pag-usapan ay bilyaran, magaling yung bata! Akala mo ba dyan ako ay natatapos? Puro tama sa ilong, yung dugo umaagos. Pinuruan sa ilong, ako'y di napapagod. Ginamitan na ng nose line, di pa rin tumangos. At ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang linya na binago. How ironic na siya yung may malaking ilong, pero ako nakaamoy ng tinatagong baho. Sabi mo kay Makata, balikan niyang leeg para may extra twist. Gets niyo yung wordplay na extra twist? Extrang ikot o kaya extra twist para mayroon thrill. Grabe yung pagkakabali. Yung pagkoconstruct mo ay alanganin. Ninakaw niya yung bali parang trabahador na walang makain. Pero sige! Palabas! Yung tanga naman sa may likod mo, sumisigaw ng malakas. Okay sana yung linya mo na yon. Kundi ko napanood yung battle niya kay Aklas. O ano? Magpapalusot! Na kesyo di mo napanood, kaibigan. Aba, malikot din pala kami nito ni Bill. Sinasayang niya kapangyarihan. Pero sige, konsintihin nyo. Kung yun yung kanyang nakahiligan, parang mas bagay sa'yo yung extra twist ng makalingon na makita mo. Pinanggalingan, di mo alam. Nakailunin ang galing yung linya mong hinalaw. Di mo alam, kinaka niya yung rounds parang sa basketball ay bakaw. Habang inasar mo kung taga-bukit. At nabibilad sa araw, habang kumukuha ka sa luni, mayroong bariyang ninanakaw. Luni! Bariya! Huwag mo nang isipin yung wordplay. Pag nanakaw ka sa pare ng tugma, kunwari, magilas kamin. Kahit ano sabihin mo, pare, yung linya mo sa pare ay parehas pa rin. Pero sige! Change topic na, total siya'y hiyang-hiya na. Kasi bagay yung linyang yun, may linya siyang makatas sa kakasqueeze. Kaya nag-guess ko naman yung ginagawa niya. Na kaya mo lang yung kinuha kasi pigang-piga. Nice, please! Piga! Shy! Hiya! Ganyan sumilip ng anggulo. Eh, paano magaling? Alamin mo muna kasi, tol! Bago mo gawin, hindi ka na nila mapapatawad. Gago ka, aning! At kahit anong sabihin mo, tol, sarbo ka pa rin. Yo! Hindi ako mag-re-revert. Timing na, tol. Yo, mag-re-revert ko pala ako. Ang dami niyang style mocking. Kahit isa lang naman yung pagkakamali ko. Tarantado tong si Gago. Ginagamit mong kamalian ko yung magandang lines na binigay ko sa tao. Yan ang gawain ng desperado. Yo, round 2. Siya ay gangsta for life. Sa Bicol, pageto-geto. Ikaw lang yung kilala kong gangster na may Bible verse sa bio. Ikaw na pala yung nakalaban ni Apo. Puta, laki mo na. Napanood ko yung rap mo sa Facebook dati. May apoy-apoy ka sa mata. Nung nakita ko yun, bigla akong nairita. May fire sa eyes, puta, sakit mo sa mata. Yo, siya daw ang GL ng Bicol. Good luck. Ako GL din naman, kaso good looking lang, Brad. Siya ay basketball player. Pero galaw to longest. Ako literal na may shooting, maladyan na mores. Kaya, pagdating sa rap, may achievements. Kaya nga champion ng Lopez. Ikaw, basketball player, pero bihira mag-contest. Napakinggan ko mga kanta mo. Mas malakas pa yung beat kesa sa boses niya. Ang bobo mong singer. Pag nagre-record to, yung beat nakakonect sa speaker. Sa kanta niya, di ko magets yung sinasabi. Ang hirap mong intindihin, parang Ingles ni Mike G. Yo, napanood ko yung isang laban mo. Yung kalaban mo, kin si Anyos. Sa panggugulang siya nasanay. Pinilit nila yung batang sumali kahit ayaw ng nanay. Ang laki mong tao, pati bata inaaway. Ang masaklap, yung venues. Yung venue nung laban sa likod ng inyong bahay, duwag. Tapos sinasabihan mo yung bata na bakka ginagaya. Natural, ikaw yung kuya. Hinangaan ka na nga, pinakitaan mo pa ng basura. Sa bagay na yan, dapat nga matuwa ka. Kasi di kanya man niya gagayahin kung alam niya na banu ka. Di ka naman niya gagayahin kung alam niya na banu ka. Nung nag-rap ako, nag-rap ka rin. Tanginang to ayaw masapawan. Pagka pa naging rapper, kung ayaw mong maging modelo sa kabataan,
Wala kang pinangga, wala kang pinagkaiba sa Dunggalo. Mga ignorante sa larangan. Ganyan naman ang Bicolano. Gusto sila ng matatapang. Sabi niya, ganyan naman ang dapat gawin sa batang makulit. Kailangan bugbugin para matuto. Ha? Palibasa, di mo naranasan bugbugin ng bata. Kaya madali na lang din sa'yo ang mawalan ng awa. Oo, nagbibigay ka ng aral. Pero mali ang iyong panata. Sinusulong mo yung corporal punishment, isang bagay na di mo naman tinamasa. Nung pumunta kami ni Mike G sa Daet, yung nightclub, dikit-dikit ang dami. Grabe, 200 lang mga babae. Puta, ganun pala sa Bicol, mga ignorante. Tama. Ayon sa survey, nangunguna ang Bicol sa pinakamababa ang reading comprehension. Kaya wala kang ipagyayabang. Kaya wala kang ipagyayabang. Anong uragon, ulol, nagparakito, kasagadan. Ang meaning nun, umiyot ka sa patay. Tol, dito yung salitang umiyot ka sa patay, bihira mong marinig. Tapos sa inyo, popular, ano yun, nakatambay ka sa simenteryo, tapos kunwari, naghahanap ka ng signal. Tang ina nyo! Ganyan sila, ang bababoy, ang gagalas. Sa patay, kastang-kasta. Pag nahuli naman, takas ng takas. Umiiyot ka sa patay! At yun ay senaryong sumasang-ayon sa gusto kong mangyari. Oo, may chance kang makaisa sa akin. Pero over my dead body. Okay lang. Go, round three! Nasa to? Woo! Pansin nyo? Nakataglish mga bara na kanyang binibitawan. Pati mga ano niya, mga yung mga previous battle niya. Tapos ganito yung nanay mo at kapatid, mga barang di naman niya kayang patunayan. E parang naglalaro lang yun ng board game para kunyari matalino yung galawan kasi kitang-kita niyo naman na may dinadamay ang kalaban. Di naman sila kalaban mo. Sila babanatan mo, apa. Nasa yun na yung depekto. Kung magaling ka talagang mag-speed, dura mo yan sa amin ng diretso. Hindi yan epektibo. O di yan sa amin ni epekto. E para ka lang scientist, mahilig lang yan mag-imbento. Kaya di mo ko mauuga. Kahit daan yung pasaangas at banggaan. Kasi kailangan mo muna magpatalim bago mo ko mabutasan. Paano mo nagagawa mga ganyan lines? Paano? Di mo naman alam aming kabuhayan. Pag-iimbento mo, parang pagiging kampiyon mo, di mo sa aming kayang patunayan. Habang ako, dumadayo pa ng malayo kahit wala akong kinikita. Kaya yung pagiging kampiyon mo, boy, huwag mo sa aking binibida. Ilaban mo nga kay Grim, kabanuan mo makikita. Nagmumukha ka lang malakas sa liga ng mahina. Habang ako, tunay na kampiyon at kahit saan nyo ko dalhin, ikaw naman ay merong titulo na kahit minsan di niya kaya mo ipagmalaki. Hindi ka malakas, wala ka dito magagago. Ayos nang di maging kampiyon, at least naman ang mga tao. Kasi kung magaling ka talaga, bakit hindi ka naging bida? Kung magaling ka talaga, bakit nakikipagunahan ka pa rin sa pila? Kung magaling ka talaga, di na sila maghahanap ng ibang wika. At kung magaling ka talaga, bakit di mo kayang mapunan yung pagkukulang nitong liga? Sige, alika! Hindi ka malakas! Sila lang yung nalilin lang. Kung yung barat may panilang sa taga-Bukid at taga-Bicol, panira ka sa kapaligiran. Bisitong kampinyo ay babadibag ko sa panitikan. Hindi karangalan tawag dyan, tol. Tawag ko dyan kahiyan. Kasi kahit matagal ka nang bumatel, tol, kita mo na, ay, akala mo mapapaaray ako. Kasi kitang-kita nyo naman, tol, na sumasabay pa to. Kahit yung tablado, hindi ko pa nagagamay ano, ako'y parang kahihiyan mo rin na papatay sa'yo. O diba? Pati sila naiinip, hindi ka ba nag-iisip, lahat sila mabibilib. Sadyang patay ka na, kaya walang umiimik! Anong akala mo? Makakalimot ako ng para. Tanga, ang malilimutan ko lang ngayon kung paano ako magbibigay ng awa, Dina. Kung magpapaawa, walang minor-minor, ito'y todo sa pagsagasa. Kahit yung ilong mo ay parang dulo ng palapa. Di ako nang... Tama!
Kahit yung ilong mo ay parang dulo ng palapa, di ako nauubos ng bara, di lang tubas na nirabahala. At ipakita mo naman sa akin yung mga bagay na hindi ko kakaya. Kampyon na 18 na pa dito sa bata, kagutin na yan sa akin gagana. Kahit ilang beses ka pang magkampyon, tinatapad ka pa rin kay Makata. Bati-bat ka sa akin, boy! Ako'y malabong madipit, kitang binasa ko tong bill parang pinunit na receipt. Yo! Bawi! Shhh! Papatayin daw ako! Tang ina mo, mas ikaw ang mas jeep sa atin. Ba't kung papatayin mo ako, ba't nakipag-appear ka sa akin? Yo! Pinupunin na niya yung pagsya-champion ko. Wala daw nakakabili, ba't hindi ko daw may ipagmamalaki? Halatang pabibuto. Wala akong pake kung nag-champion ako. Mahalaga, may 10,000 ako. Tama! Yo! Straight cash. Ikaw ay bobo. Pinupo niya yung pagtataglish ko. Wait lang. Pinupo niya yung pagtataglish ko. Tawag dyan, smart shaming. Immature kung bobo. Yung sa pagiging smart shaming mo sa akin, lumalabas yung insecurity mo, loko. Yo, round ko na. Damayan na ng mahal sa buhay! Yo, round 3 na! Damayan na ng mahal sa buhay! Yan naman ang aking bukang bibig. Hindi, di na ako ganon. Joke lang, yung nanay mo may goiter sa liig! Yung tatay mo sa kakasyabu naghahallucinate na. Nakakakita siya ng demonyo pag dumadating ka. Ang banding nilang mag-ama, bumatak ng sabay. Ang tindi kong ganon. Ginagamit nilang pansinde yung laban ng mayon. Mayon, spot yan sa Bicol, mga tanawing di malilimutan. Pero spot nga, di ba, natural pwestuhan. Yung kuya mong transgender nire-rape yung mag-ama. Pag wala si bakla, yung lola naman niyang may katarata sa mata. Ganyan ako kakupal. Di ba lumabas ka sa laban nila Shaboy? Ganyan ako kakupal. Di ba siningit ka sa laban nila sa Shaboy? Lumabas siya sa round 3. Nakisimpat siya tong palaboy. Lumabas siya sa round 3, nakisimpat siya tong palaboy. Naging center of attraction, sa connection siya'y nakidaloy. Para sa konting recognition, yung sarili binababoy. Tapos dito sa distrito, umaasta kang class S. Oo, meron kang screen name pero di kilala on screen, parang brand X. Pangalan ng grupo niya, Beastrack. Lahat ng members, lahat Beachwalk. Pag napakinggan mo yung track nila, mas maigi pang nakinig ka ng beatbox. Beast track. Tapos yung mga tema pang sad boy, ano yun, mga gangster na nagre-relapse? Hey, gangster na nagre-relapse. Pero sa totoo lang, parehas lang kaming sa malayo, dumadayo. Nakikipagsapalaran kahit yung lugar hindi pa kabisado. Bilib ako sa yung dedikasyon at dun tayo nagkapareho. Ang pinagkaiba lang natin, kinukuha ko yung panalo. Kaya ano na, taga Bicol, kamusta pagbisita? Wala kaming maialok sa inyo kundi alak at pakisama. Kung wala kang TF, baka magtampo ka rin tulad ni Makata. Pero hindi usapan ng piso kung alam mo ang pinunta mo gera. Ito na, huling yugto. Wala ka ritong masasakop. Ito na, huling yugto. Wala ka ritong masasakop. Wala nang uuwi ng Bicol after ng laban mairaos. Dinurog ko tong sili. Pinulbos ko pa halos. At tandaan mong infinite ang numbers yung bilang hindi matatapos. Yung mga gamit na pinasakit ang ulo, lapit kaya ako, bakit? Peace! Peace! Peace!
Uling laban ng gabi. Deja Vu 2 distrito. Mag-ingay para sa laban nila. Yo! Ang boto ng Horado 5-0 para kay Steven. Kalayon, hindi 'yon si tanghina si Billy. Super solid 'yung shoutout sa Bistrack, at syempre sa kuya ko at kay Link, tapos sa pamilya ko 'yan. Shoutout sa Alpilor 'yan, mapasok ako bukas. Sobrang tunawin. Yo, shoutout kay Steven, nag-effort siya. Laban. Init ng laban niyo. Steven Grand ng laban niyo si Kyle sa entertainment. Binoto si Steven. Round 1 Steven, round 2 kay Bill. Round 3, Steven, kita naman yung sulat kasi nila, punta nga na Rhymes Team vs. Wordplay na basta malakas sila pre, kung kinang-inan yan. Basta round 1, Steven, round 2, Bill, round 3, Steven. Binoto ko nga pala si Steven, only 3 rounds na kuha niya, pero yung round 2, diit. Sabay, may isa pa rin ako napunan na yung isang linya, yun ang medyo gasgas yung linya. Kuha na, narinig ko na yun kay Mot. Yun, binawasan ko ng puntos ng Steven. Hindi ko sasabihin yung linya na yun, pero rin ko na yun. Kaya, all three rounds talaga, Steven. Kitang-kita naman. Yo, round 1 kay Didi Tower, sabi ng side. Tapos round 2, dikit. Kasi kita naman sa mga nanonood siya ng video. Siya, kita-kita naman talaga kung sino panalo. Kaya ganun pa man. Steven, yeah. Binoto ko si Steven. All 3 rounds. Parehas naman sila malakas, pero kinangita naman sa battle na naka-A-game ngayon si Steven. Kaya kinangita natin yung battle. Yung panoorin nyo na. 2-6, Steven. Hindi ko na i-judge yung kada round, pero Steven, para sa akin mas mahaba yung round ni Steven, then mas aggressive siya, then mas preparado, then kay Bill, okay naman siya, medyo nabitin lang talaga, Steven.